What's up mga kabro, and for today's video, ang ating pag-uusapan is all about buying load in GCash application. So lately, kung napansin nyo, naglabas ng bagong policy pagdating sa pagbili natin ng load sa GCash application na naglagay ng 2% convenience fee para sa mga non-Globe user. Kumbaga, applicable lang itong 2% convenience fee dun sa mga smart SIM card user like TNT or smart SIM card. Siyempre, mahalaga sa atin ang value ng pera. Kaya ayan, gumawa ako ng paraan or umisip ako ng paraan para makapag-load pa rin tayo sa GCash application without 2% convenience fee gamit ang Smart SIM Card or TNT SIM Card. So kung gusto mo lahat malaman yan, stay tuned and panoorin mo to. Bago tayo mag-proceed sa tutorial, pakita ko lang sa inyo ano, yung transparency na kapag bumili kayo ng load sa GCash gamit ang Globe SIM card is wala talagang charge na 2% convenience fee. So ayan, kung mapapansin nyo, yung 10 pesos sa Globe SIM card is 10 pesos lang talaga yung babayaran natin. Basta lahat powered by Globe yung SIM card mo or product ng Globe yan, walang convenience fee na 2%. Like yung TM SIM card, ayan, powered by Globe yan, kaya same lang siya dun sa Globe SIM card natin na walang convenience fee. Let's try naman yung mga powered by smart SIM card, like of course yung smart SIM card natin, TNT SIM card natin, and other products na related sa SIM card ng smart. Ayan, kung mapapansin nyo, yung 10 pesos natin na load si smart SIM card is naging 10 pesos and 20 centavos. So ganito kasi yan, may 2% na convenience fee. Kaya yan yung nangyari, yan yung babayaran natin. Unlike pag sa Globe SIM card, 10 pesos lang talaga yung babayaran mo. Dito may additional na 0.2 pesos. And then, kung mapapansin nyo, same lang sila ng TNT kasi powered by smart ang TNT SIM card natin. So ngayon, maglo-load muna ako na 10 pesos gamit ang TNT SIM card or powered by smart SIM card para may ipakita ako sa inyo yung bawas dun sa ating account na 2% convenience fee. And then later, ipapakita ako rin sa inyo yung bawas dun sa account natin na nawala na yung 2% convenience fee gamit yung way na gagawin natin mamaya. So ayan, deducted na sa ating account ang 10 pesos and 20 centavos. Ay, may nag-text na confirmation na naloadan na natin. So mag-a-appear na yan sa transaction history natin. So ngayon, gawin na natin yung technique. So strategy natin ngayon, may dalawang requirements. First is dapat yung ginamit natin na mobile number sa paggawa ng GCash account natin is strictly Globe SIM card. So inuulit ko, ano, dapat Globe SIM card yung ginamit natin sa paggawa ng account. Pangalawa, ito yung kagandahan dito, hindi natin kailangan ng internet para makapag-load. So kung baga kahit wala tayong internet access sa ating bahay, is makakapag-load pa rin tayo. The first step na gagawin natin is punta tayo sa dial and then i-type natin ang *143 octotorp or hashtag sign. So hindi gagana to sa mga smart or TNT SIM card, basta dapat Globe yung mobile number mo sa GCash. And then, i-call mo lang, tapos lalabas dyan ang mga options. So, ayan, number 10 ang GCash. Then, type natin ang number 10 para mag-proceed tayo sa GCash offline. Then, after, lalabas dyan yung mga pwede natin gawin sa GCash yung mga services. So, i-click lang natin dyan yung number 7, which is yung buying a load. And then, network. TNT. Powered by smart. Tatry natin. Ayan. Tapos, regular load. Yan, 1, then send. Send natin. Then, ayan. Andyan na yung mga amount. So, try natin yung 15 pesos, yung number 1. So, type 1, then send. Ayan. Then, after nyan, yung number natin, of course, dapat yung powered by smart SIM card. Ayan. Smart SIM card yan, TNT. Click send, then yung MP natin or yung PIN kapag nag-open tayo ng GCash account natin. And then click send, then ayan, magbibigay sila ng confirmation na na-load na yung 15 pesos natin. Ngayon silipin natin yung transaction history para may pakita ko sa inyo yung proof na talagang nawala yung 2% convenience fee nung ginamit natin yung way na itinuro ko. Let's take a look dun sa 2 recently added na transactions natin. Which is, kanina, di ba, nagbill ako ng 10 pesos na load sa TNT. And yung nabawas sa atin, ano, based sa history, ano, transaction history is 10.2 pesos. So,
may 2% na convenience fee, which is yung 20 centavos. Ngayon, kung mapapansin nyo dun sa taas, 15 pesos lang yung kinaltas ng GCash sa atin. Yun yung ginawa nating way kanina. And 15 pesos ha, remember, na 15 pesos talaga yung binil natin, pero walang tubo na 2% ang convenience fee. Dapat kasi ang babayaran natin is 15.30 pesos. Merong 30 centavos na added. Since 15 pesos yung binili natin ng load compared dun sa 10 pesos kanina. That's all for today's video ng mga kabro, and I hope that this video helps you a lot para makatipid sa pagbili ng load sa GCash. So sana gamitin pa rin natin yung GCash sa paglo-load gamit yung parang ito. So in mga kabro, no, stay safe and God bless.